Pinuna ni Senator Francis Tolentino ang pagsita ng MMDA sa isang bikers group sa paglalagay nila ng sariling safety barriers para sa bike lane sa Commonwealth Avenue. Una nagpahayag ng kanyang suporta si Tolentino sa mga panukala, partikular na ang mula kay Senator Pia Cayetano na magtalaga ng bike lane sa mga pangunahing lansangan dahil ibinibilang na ang bisikleta sa new normal na paraan ng pagbiyahe. Sa ipinasang bayanihan 2 sa Senado, kabilang sa mga probisyon ang pagtatalaga ng network of bicycle lanes. Mr. President, I joined the good sponsor, Senator Pia Cayetano, for initiating the establishment of pop-up bicycle lanes and even perhaps establishing a network of permanent bicycle lanes, Mr. President. And it is likewise worth mentioning that a few minutes ago, we passed Bayanihan 2. Our good sponsor, Senator Zani Angara, worked hard for this. And worth mentioning in the Bayanihan 2 bill, among others, Mr. President, is a provision, and I quote, to accommodate alternative modes of transportation, including a network of bicycle lanes in all roads, in every city and municipality, for the people who may opt to use bicycle as an alternative mode of transportation to address health, environment, and traffic concerns. Ngunit sa isang insidente sa Commonwealth Avenue, sinita ng MMDA ang Bikers United Marshall o BUM sa paglalagay ng sariling barrier na gawa mula sa plastic bottles. It has come to my attention that the MMDA who promised to put up bicycle lanes, planned to sue and slap 1,000 pesos fine on the alleged misuse of Commonwealth Avenue yesterday by some bikers who are really going to work. Mr. President, I have here a copy of the Inquirer.net printed that some members of the Bike United Marshals or the BUM, perhaps with good intention, put up some temporary bicycle cones utilizing plastic bottles along Commonwealth Avenue yesterday from 6 a.m. to 8 a.m. Wala po ako nakikitang masama doon, Mr. President. Walang nakikitang masama si Tolentino sa ginawang hakbang ng BUM na kabilang sa gumunita sa World Bicycle Day. Ang ginawa po nila, they took decisive action to protect themselves as bicycle users because our government agencies have failed to put up the bicycle temporary markers. Mr. President, I think this is too harsh a penalty to impose on well-meaning citizens that are just going to work. It's a principle in criminal law, nolum crimen sine lege, that a person cannot or should not face criminal punishment except for the act that was criminalized by law before he performed the act. Eh wala po ako nakikita dito na violation. They just protected themselves and they removed that as we celebrate. That was a day before we celebrate, as we celebrate today, the World Bicycle Lane. Bukod kay Tolentino, sinuportahan na rin ni na Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate Minority Leader Frank Drilon, Senators Ronald De La Rosa, Risa Ontiveros, Grace Poe, Ramon Revilla Jr., Manny Pacquiao at Joel Villanueva ang Senate Bill 1582 o ito yung Safe Pathways Act ni Cayetano. Samantala, nilinaw naman ni MMDA spokesperson Celine Pialago na hindi nila pinagbabawalan ang bikers group na magsagawa ng kontrolad na aktibidad. Iginiit din ni Pialago na hindi nila siningil na 1,000 pisong multa ang bikers group, ngunit anya ang naturang halaga ang itinakdang multa sa kasong obstruction sa lansangan. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.